Nag-caller tayo na sa kabilang line. We have Mark ng Manila. Hello. Hello po. Hi, Mark. Hello po, Papa Jack. Ilang taon na si paring Mark? Going 26 na po. Oh, talaga? Where are you going? Twenty-five ka na ngayon. Apo. Kailan ang birthday? Sa July pa po. Sa July pa? Mm. Brad! Ay, hindi. 26 na pala ako, Papa Jack. Kaya ayaw na yung pulis matutokang ano, Brad! Pag po. Ah, bumbero pala yan. Bumbero pa gano'n, di ba? Mobile po yan. Ah, mobile? Apo. Hala ka, Brad. Matutokang ka na. Hindi. Carpio. Carpio? Nag-iikot po sa Carpio. Professor kayo na. Yung professor sa Carpio dati. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Mark? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Sa hotel po. Anong trabaho mo sa hotel? Cashier po. Ah, cashier? Apo. Cashier ka sa hotel? Apo. Buti pa yung visa ko, customer doon. Anyways, ano paglilingkod ko sa'yo? Hindi, may tanong lang po ako, Papa Jack. Hmm. Ano lang po, Brad, yung radyo, patayin mo. Papatayin ano? Ko itong telepono. Hindi, patay na po. Ay, mamamatay radyo ko. Game, ano yun? Ano, tanong ko lang po kung paano mo masasabing mahal mo pa isang tao? Joke, hindi ako sumasagot ng mga ganyan tanong. Ano? Give me the story and we will talk about it. Alright? I don't normally answer yung mga hypothetical po. Questions. Opo, opo. Mm-hmm. Hindi kasi po, di ba sa una po, siyempre, normal lang yung... Teka lang, again, tayo okay. Po. Kwento mo ba to? Opo. Oh, yun. Pag-usapan natin, okay? Opo. Ito ba ay girlfriend mo? Mans alright, po. Bakit mo tinatanong kung paano malalaman kung mahal mo pa siya? Bakit? Nag-fade away na ba yung ano? Parang ganun po. Yung pag-ibig mo sa kanya? Parang ganun po. Hindi, sabihin mo sa kanya. Eh... She deserves to know. Di ba? Eh, iiyak yan. She will be hurt. Di ba? But she deserves to know. Hindi ko po alam kung paano sabihin. There is no easy way to break somebody's heart. Sabi nga nung kanta ni James Ingram. And that's very true. It will make her cry. It will devastate her. Di ba? Opo. Pero Brad, she deserves to know. Parte siya ng relasyon eh. Opo. Di, magiging masama po sa paningin niya. Ganun. Why do you have to... Alam mo, Brad, yan ito ano. Itong linya mo mga ganito. Linya lang ito ng lalaking na fall out of love daw sa girlfriend pero may ibang napupusuan. Parang ganun. Huwag mo akong lolokohin, ha? Oo nga po. Pinapaganda mo eh. Diba? Dapat ang tanong mo, paano po may iba na akong gusto? That's the proper question. Opo eh. Hindi ko po kasi alam kung paano itanong. Diba? Opo. Pero yun po yung totoo. Parang ganun po. Hindi, sabi mo sa kanya. I'm falling out of love. Kasi Brad, ganito. Yung kayong dalawa mag-jowa kayo. 1 year na kayo, di ba? Opo. You are expected, di ba, to show her love. Opo. Magkarelasyon kayo eh. Opo. You are expected to show her love, di ba? That's given. Ngayon, Chong, love should not be enforced, di ba? To anybody. Hindi ka naman pwedeng pilitin kung nga talagang hindi mo na siya gusto. Opo. Ngayon, Chong, kung talagang hindi mo na siya gusto at may baka na napupusuan, di ba, please, give her the dignity to know the real score. Hindi yung pinapahula mo siya, magiging cold ka sa kanya, lalayo ka na distansya ka. Ganon po. Ganon yung nangyayari ngayon. O, ganon, Brad. Ayun nga po. Kaya hindi ko po alam kung anong gagawin. Di ba? Nung time na nililigaw mo siya, lakas ang loob magsabi sa kanya na gusto mo siya. Nung time na na-fall out of love ka, magsabi sa kanya, disente, kung ayaw mo na, hindi magawa. Opo. Gawain na lalaki yan, bigla-bigla. Di ba no? Lalayo. Di ba? Pag finally, naramdaman na ng girl na lumalayo yung lalaki, magtatanong yung babae, may problema ba tayo? Sabi ng lalaki, I just need, ano, I need to find myself. Bakit? Na-misplace mo? Di ba? I need some space, I have family problem, lahat ng dahilan, gagawin. Bali, hindi ka pa po na ano sa kanya, nararamdaman lang po niya. Brad, kasi yung babae, talagang ano sila, mapagmasid sila. Opo. Kung naman siya, ano, tsaka, huwag mo siyang unti-unting patayin sa sama ng loob. Kung ayaw mo na, magsabi ka sa kanya. Yun nga ano po. Ano naman pipilit sa'yo kung ayaw mo na? Hindi ka naman si Dingdong Danis sa sobrang gwapo siguro. Para habulin. Hindi naman po. Pala naman eh. Ano ba?
Gano'ng katagal mo na niloloko yung jowa mo? Ay, hindi. Ano Brad! Hindi, ito lang po. Mga isang buwan pa lang po. Okay. Lumalabas na kayo ng bagong girl, no? Hindi pa po. Ito, bibigyan kita ng senaryo, ha? Sige po. Itong ibang babaeng pinag-usapan natin ngayon, ito. Hindi mo lang basta gusto to. Nagkakaigihan na kayo niya. Tayo mga lalaki, we love playing safe. You are not going to make a move unless safe ka sa babagsakan niya. Hindi naman sa ganun pa ba yung sa akin lang. Pero nagkakausap na kayo ng babaeng to? Minsan po. Tigilan mo ako, bro. Tsaka ako lalaki ako, ha? Huwag mo akong gagaguhin dito, ha? Ayun nga. Okay, huwag mo akong gagaguhin talaga. Yung pagiging babaero na yan, huwag niyong gamitin sa akin yung mga alibay niyo. Ako sumulat ng librong yan. Opo. Diba? Maliwanag sa akin, Chong, na alam mong gusto ka na ng babae na to. Dahil hindi ka didistansya sa girlfriend mo kung hindi ka safe sa pupuntahan mo. Ugaling lalaki yan. Opo. Nagkakausap na kayo, di ba? Alam mong gusto ka na niya, tama mali? Hindi po. Hindi ka pa po alam. Oh, sige. Let's talk about that girl. Taga saan yan? Saan mo nakilala? Saan po? Yung babaeng yan. Yung dahilan. Dito lang po sa, ano? Hindi, kasi ganito po pa, Jack. May radyong bukas, eh. Patayin mo. Andali lang po. Isa pa, bababaan kita. Ay, pinatay na po. Hindi kasi, ano, yung sa jeep ko po ngayon, parang, yung hindi, parang ang nakakulong, parang gano'n. Brad! Okay? Don't do that. Don't be unfair. Yun nga po, kaya, alright? Tumawag po yung, sa inyo. Yung makikipag-iwalay ka sa girlfriend mo, tapos imbis na magpaalam ka na maayos, hahanap ka ng mali sa kanya at ibibintang mo sa kanya kung bakit nagpapaalam ka. Pero ang buong katotohanan, may iba kang gusto. Nasampalin kita ng keyboard niya, yung loko. Hindi mo kailang mabadya kasi... O harangin mo itong keyboard na to sa mukha mo. Hindi, gusto ko talagang yung pamukha mo sa akin na ano. O hindi na pala. Pagod lang ako sa'yo. Hindi, gusto ko kung paano sabihin sa kanya, ganun. Pag-usap mo, saan mo nakilala yung babae niya, yung bago? Chom, ganito ano, okay, bago mo sagot yung tanong mo. Kung na-fall out of love ka sa girlfriend mo, at may baka na mahal, masakit man sa girlfriend mo yan, kalayaan mo yung bilang tao. Di ba, hindi ka dapat pilitin to be with someone kung hindi ka na masaya. Hindi ka dapat pilitin at pwersa yan to be with your girlfriend kung iba na gusto mo. That's the rule of the, di ba? Of love. Alright? Hindi pwedeng plastikan ng pag-ibig. Oo nga po. Alright? Okay? So, with that, Chong, kung hindi ka na masaya sa girlfriend mo, have the decency to save her dignity. Magsabi ka sa kanya ng matino. Now, di ba, being said na it should not be taken against you, di ba, pag-usapan natin yung babae na yan, yung bago. Katrabaho mo yan? Hindi po. Okay. Kailan kayo una nag-usap? Saan? Anong pagkakataon? Sa text po. So, tinetext-text mo? Parang ganun po. Pero hindi na po nagtitext ngayon eh. Ayoko na sagot na parang ganun, ha? Opo. Kasi kung parang nag-text lang, ano talaga nangyari? Hindi kasi ganito. Mahirap kasi ano eh. Hindi naman tungkol lang sa isang babae, Papa Jack. Yung parang ramdam ko dun sa girlfriend ko na parang hindi siya ganun. Chong, please. Kasi hindi ko lang alam kung paano ako sabihin kasi palagi siya nagbabanggit na mahal kita. Wait lang, man. Okay? Huwag mong gagawin yan sa girlfriend mo. Don't try to be a fault finder and make it appear that it is her fault kung bakit ka ayaw na sa relasyon ninyo. Chong, yung tao, pag iniwan mo na siya, mahal na mahal ka niya, iniwan mo na siya at umiiyak siya, di ba, dahil iniwan mo siya, anong iisipin niya? Kasalanan pa niya, bakit nawala ka? E samantala na-fall ka sa iba? That's the best thing you can do for her. Magsabi ka ng totoo, Brad, para pag umiiyak siya, alam yung dahilan, alam yung totoong dahilan. Yun nga po, gusto ko nang sabihin yung totoo, kaya lang, hindi ko alam kung paano i-open up po. Parang ganun niya. Teka muna, pag-usapan. Sino yung mga babae niya? Kayo na pa kita tatanong. Kayo na pa ako nililigaw, ah. Hindi naman po sa bahay. Sino yan? Saan mo nakilala?
Dito lang sa area ng work po. Oh, gaano katagal mo nang katext yan? Bago pa lang. Gaano katagal na? Isang linggo. Kanina, isang buwan? Sumaling. Kinakabahan kasi ako eh. Brad, kahit kinakabahan ka, Chong, hindi mo pagpapalit isang buwan sa linggo. Nayak, you. Sorry, sorry. You're lying. Like, you're lying. Nilalang din mo sa text yan, di ba? Parang ganun. Okay. Yan ang dahilan kung bakit nilalang din sa girlfriend mo. Opo. Di ba na-exec kasi mong babae? Opo, tama po. O, di ba? So, wag mong hanapan na mali yung girlfriend mo. Kung gusto mo siyang iwanan, di mo na mahal, eh, baka gusto, magsabi kang totoo. Ganun kasimple yun. Hindi yung hahanap ka ng mali sa kanya. Hindi ko po kasi alam kung paano i-approach. Brad, sabi mo na totoo. Oh, yun po yung gusto ko marinig. Diba? Walang ibang ano yun, walang madaling paraan yan. Sigur na to? Kahit makita ko siyang umiyak. Anong gusto? Magkatawa siya? Hindi na. Hindi naman po. Pero iiyak talaga yan, Brad. Opo. Iiyak talaga yan. Opo. Diba? Pero kahit umiyak pa siya, Chong, she deserves to know the truth. Opo. Ang ingay, ba't nasa ka ba sa? Hindi sa yung mga bata po. Ah, ganun ba? Sige na, salamat sa pagtawag, ha? Sige po. Ingay masyado, bye-bye.